Pinoy na Pinoy talaga ang lutuing binagoong ang buto ng sitaw na sinahugan ng sariwang manok. Ang pinakapangunahing sangkap nito ay buto ng sitaw, sariwang manok, at bagoong na alamang. Lalo pa itong pinasarap ng cherry tomatoes, ng mga gulay at iba pang pampalasa nito. La, may kay Garuden. Talutun tayo dati bukal ti utong nga sinagpawan iti manok in Lumola version. Una sa lahat ay hugasang mabuti ang buto ng sitaw. Nang sa gayon ay hindi maisama sa pagluluto ang mga buhangin at maliliit na bato nito. Saka na ito ibabad sa tubig ng 30 minutos. Sunod nito ay linisin naman sa asin itong sariwang manok. Lalamasin ito saglit sa asin nang sa gayon ay malinisan itong mabuti. Buong manok ito na nabili ko sa supermarket. Makikitang halos wala na itong natirang balat at excess na taba. Pati yung ulo, hindi na isasama dito. Matapos nito ay pwede nang hugasang mabuti sa running water, patiktikin sa strainer saka na ito itabi. Nagtira lang ako ng ilang mainam na parte ng balat ng manok. Dahil ito ang magbibigay ng kakaibang dagdag na sarap sa putahing ito. Ilalamas din ito sa asin nang sa gayon ay malinis itong mabuti. At matapos nito ay hugasang mabuti sa running water, patiktikin sa strainer, saka na ito itabi. Lagyan ng olive oil ang mainit na lutuan. Ganito lang kalalaki ang pagkakahiwa ng mga balat ng manok. Ilagay na sa mainit na mantika, saka ito takpan. Gamit ay medium fire. Kaya ko ito tinatakpan ay para hindi ako matalsikan ng kumukulong mantika. Sakit kayong matalsikan. Pag di na masyadong maingay ang mantika, ay pwede nang buksan ang takip nito. At patuloy na lulutuin hanggang sa mag-brownish na ang kulay nito. Ang prosesong ito ang sikreto ng dagdag pampasarap sa putahing ito. Ilagay na ang mga tinadtad na bawang at maanghang na sili. Igigisa ito hanggang sa mag-brownish na ang kulay ng bawang. Ilagay na ang manok. Igigisa ito hanggang sa hindi na mukhang sariwa o kaya ay hanggang sa wala na itong bakas ng dugo. Ilagay na ang puting sibuyas. Igigisa hanggang sa tuluyan na itong malanta o kaya ay hanggang sa maamoy na ang aroma nito. Pwede nang ilagay ang bagoong na alamang. At lulutuin ito ng mga 2 minuto para hindi ito maglasang sariwa. Matamis kasi ang cherry tomatoes, kaya basta lang available ito, ay paborito kong gamitin sa pagluluto. Patuloy na igigisa ng ilang minuto hanggang sa tuluyang malambot na ito. Lagyan na ito ng tubig. Nasa mga 1 oras ang pagluluto nito, kaya gusto kong lampas ng ganito ang tubig ng Ricardo. Sisip-sipin din kasi ng mga buto ng sitaw ang maraming tubig nito. Medyo malambot na rin ang mga buto dahil sa kalahating oras na pagkakababad nito sa tubig. Ilagay na rin ito. Haluin, takpan, saka na ito hayaang kumulo. Pagkakulo, ay i-adjust na ang apoy sa pinakamahinang setting nito. Matapos ang 30 minutos, halos tama na ang lambot ng mga buto ng sitaw. Chicken powder, optional ito. Sa mga ayaw, huwag maglagay. I-adjust na pala ang apoy sa pinakamalakas na setting nito. Tikman para maihusto ang lasa. Lagyan ng konting patis. Saka na ito takpan at hayaan pang kumulo ng 10 minuto. Kaya malakas na apoy ang gamit dito dahil gusto ko ay medyo lumapot ng konti ang sabaw. Ganito na ang itsura nito matapos ang 10 minuto.
Tikman ang beans kung tama na ang lambot nito. Ganito lang yung gusto kong pagkakapalambot nito. Malambot pero hindi durog. Para mas mabango at dagdag pampasarap, maglagay ng siling pansigang at dahon ng kamote. Marami palang options na dahon o gulay ang pwedeng ilagay dito. Gaya na lang ng dahon ng malunggay, ampalaya, pechay at kung ano-ano pa. Patuloy pa itong lulutuin hanggang sa tuluyang malambot na ang mga gulay. At pinakapanghuli ay i-garnish na ito ng manghang na sili. La, may kayon, mga nun. Nakaluto tayon. Ay, ang sarap iulam nito sa kalulutong kanin. Tikman ko. Lambot ng manok. Sariwang-sariwa.